Ito pala si Embroke Channel Adventure and welcome to my channel. Ngayon natapos ko na yung isang model ng rocket stove na binubuo ko. So ito siya. From assembly up to finished product. From raw material to finished product. Ito na siya. Natapos. So bali ang sukat ng material is square tube na ginamit ko dito. Ito ay 100 by 100. Yung sukat niya. So, yan, naging kabuuan niya. So, kung mapapansin nyo, meron dito na ito, itong area na to, nalagyan na siya ng kahoy. So, ano nga ba ang rocket stove, by the way? Ang rocket stove, ito yung, lutuan, gamit ang kahoy. So, magagamit mo siya sa mga mountain or sa farm, pwede mo siyang gamitin. So, kahoy lang ang gagamitin mo. Sa future, ipapakita ko sa inyo yung testing niya. So, yun ang naging kabuuan ng project. Yan, natapos na siya. So, bali ito yung kanya, ito yung pinaka wood shoot na tinatawag. Ayan. Ito yung pinaka wood shoot niya o yung pinaka lalagyan ng kahoy. Ito naman yung pinaka ash collector. So, pagka nagkaroon ng mga abo, diyan makukunin yung mga abo niya. Okay? Tapos, dito, sa gilid, yan, naglagay din ako ng vent. Isang side lang muna kasi nabuo ako maglagay ng vent. So, ang purpose ng vent, meron sa pinaka-opening. Yan. So, yung opening na yan, siya ang magkuko ng hangin, mag-intake ng hangin, para itulak yung apoy pataas. So, bali, ito naman yung pinaka-patungan ng kawali or kaldero na paglutuan mo. So, bali, ang ginawa ko dito, compared sa ibang mga modelo, hinati ko ito. Ito natatanggal ito. Tsaka natatanggal dito ang ilalim. Para at least pagka-shinip ko siya, hindi masyadong malaki yung bulto niya. Magkahiwalay siya. So, bali, buo na siya. So, nakatapos ko lang pinturahan. Then, may mga kasunod akong binubuo na mga modelo o ibang mga sukat. So, ito susubukan ko rin to for running or for testing. Sa future, ipapakita ko sa inyo. Kung ano rin yung, ipapakita ko rin sa inyo yung principle niya kung paano siya gamitin. Tsaka, bakit ko siya naisip na nagawin. So, bali, tingin sa modelo ng ginagawa ko tapos na to. Ayan. Pagunan natin dito sa baba. Meron pa akong binubuo. Eh, meron pa akong binubuo dito na isa. Ito maliit. Maliit siya. Ang sukat ito is 80 by 80. Hindi pa nga lang siya tapos. Hindi pa na nabubuo accessories niya. So, kailangan pa maglagay ng ibang accessories. So, medyo iba ito sa kabila, sa isa. Kasi ito, buo na siya, solid siya. Kailangan na lalagyan ng takip. Tsaka takip ito pinaka-kanya. Tapos lalagyan siya ng corona. Pinakapatuan ng kaldero. Ito, pang one to. Siguro pang camping pwede gamitin to. Ito naman, pang bahay. Tapos may binubuo ko siya rito. May isa pa. Yan, gabon. Yan. Ito yung isa. Medyo malaki pa. Medyo pang... Yan. Siguro. Kung ito ay pang bahay, ito pang handaan. O baka salan. So, binubuo ko pa lang siya. Ang sukat nito is 120 by 120. So, kailangan ko na lang magkapit ng mga accessories. Ito isang ipatungan niya gawa na. Yung takip kailangan kong gawin. Tapos, ito pinaka ash collector. Kailangan ko rin lagyan ng takip. Tapos, kailangan ko siya lagyan ng corona. O yung pinaka magiging patungan niya. So, mangyayari dito kamukha ng modelo nung una. Hindi kalad ka siya kasi malaki siya. Malaki siya masyado. So, malaki magiging bulto pagka isi-ship mo siya na solido ko siyang gagawin. Kaya ginawa ko, pinaghiwalay ko yung parts niya. Parts sa ilalim, pinaka-main parts, tsaka yung mga accessories niya. So, kaya pwede ko siyang i-ship na magkakahiwalay. Ayan. Ayan. So, gagamitin ko siguro yan sa farm. Pag nandun na sa area, gagamitin ko siya. So, ito yung kinalabasan ng isang modelo ang ginawa ko. Okay naman siya. Lagay ko.
Ngayon, ang kailangan ko nalang gawin, eh, subukan siya. Subukan siyang gamitin. Mapakita ko rin sa inyo bakit maganda siyang gamitin at medyo matipid siya compared dun sa mga kalang na iba o sa normal na kalang na, na ginagawin natin sa bahay. So, yan. So, ititest ko to. Ipapakita ko sa inyo yung testing. Tapos, tatapusin ko rin yung dalawang sizes. Tapos ipapakita ko rin sa inyo yung nagiging outcome niya. So, samahan niyo ako sa pagtitest sa susunod na content ko. Medyo gabi na rito. Sa gabi ako nagpo-content kasi may mga trabaho ko sa araw. So, minsan, sa dami ng trabaho, sinisingit ko lang para lang makagawa ng katapos ng kanya. Dahan-dahan lang nabubuo ko siya. Yan. Siguro, pagkatapos ko yung dalawa sa likod, na one yung pinakamalaki yung malaki ko na isa na 120 by 120 120. Meron pa akong isang sukat doon, baka di ko pa alam, subukan ko rin. Ano yun, 150 by 150, malaki siya. Pero ito tatlo doon, subukan ko muna. Yung dalawa natin na, subukan ko muna tapusin. Ayan. So, hello. Sa mga hindi pa po naka-subscribe at saka naka-like, paki-hit na lang po ang subscription at saka like button. At maraming salamat po sa mga nanonood ng aking munting channel. So, sa mga susunod na araw, patry ko mag-content pa ulit ng ibang mga content na pwede pakinabangan sa future. So, siguro pagkatapos ng rocket stove, babalikan ko yung last model ko ng ram pump, yung 2H. Ibabalik ko yun. Kasi dumating na yung mga materials. So, bubuhin ko na lang. Kailangan ko na siyang assemble. So, hanggang sa muli, maraming salamat at God bless us all.